Give more value first. Ayun, sa pagiging BA, naranasan ko nung pumunta ako ng Mindoro, pag sinabing home-based job, it's like networking, like magbebenta ka ng particular na product. Pagtapos na, ang dami mo na agad pera, di ba? Kala nila ganon. And hindi naman ganon. Kailangan magbigay ka kasi ng value dun sa kliyente mo. Paano ka makabigay ng value? Like sa amin, sa side ko, bakit tumagal yung client namin ng 10 years, 12 years, and kahit mayroon ang COVID-19, nandyan pa rin yung ibang naming client. Kasi nakapagbigay ka ng value dun sa kliyente, nakatulong ka sa kanila. And kailangan mong tutukan talaga yung pagiging BA. Kasi kung ningas kogun ka, wala. Yung sustainable freelancing is wala. Napansin ko ganun yung mentality ngayon. Pag medyo nahihirapan na sa paghahanap ng trabaho, pag-a-apply o pag-agawa ng proposal, hindi tinitingnan yung side ng mali nila, kundi tinitingnan yung pagod ng paghahanap. Kailangan ang adjustment mo is saan ba yung kulang, bakit wala akong nakuhang trabaho or nakuhang client. Kailangan ko bang bumalik sa pagpo-prospect, ayusin ko yung prospect ko. Kailangan ko bang bumalik dun sa skill set ko, babaguhin ko ba yung skill set ko, or ano ba yung kulang na kailangan kong i-adjust. Ano yung value na pwede kong ibigay dun sa kliyente? Pwede ba akong mag-free muna? Sa unang ano ko kasi ng web development, wala namang magtitiwala sa isang fresh graduate, di ba? Siyempre, wala mang titiwala, gagawan ko ba ng website yan? Ang ginawa ko noon, hindi ko lang sinabing mag-free lagi kayo. Nag-free ako ng mga website. Then, ang number one ano kasi noon is naka-come up ka ng trust dun sa kliyente kasi free. Pangalawa is nagkaroon ka ng portfolio kasi newbie ka lang eh. Pangatlo is na-check mo kung paano gawin yun, di ba? Kailangan kasi magsimula sa iyo eh. Yung pagiging sustaining ng sa freelancing is hindi ito panahon lang ng COVID. I-try mo naman na maging sustainable kahit part-time lang, 2 hours to 3 hours lang. Then mararamdaman mo yung value ng freelancing pag kumikita ka na. Paano naman kung hindi na? Yun yung mga way na paano mo maiibibigay yung value mo do sa kliyente mo. Paano yung magiging disadvantage na ma-workout mo. Yung 3 part naman ng pagiging freelancing is more on prospecting. Then, ano yung problema ng client? Then, yung value, ano yung skill set na may bibigay mo sa client? Magsisimula tayo doon sa identifying your ideal client. Like I said, para sa akin, kung gusto mo talaga ng makakuha ng job or kliyente, magsimula ka doon sa ano ba yung target market ko talaga? Ano yung needs na gusto kong pasukin? Ano yung ideal client ko na ma-appreciate ko siyang gawin? Kasi may mga trabaho na hindi mo ma-appreciate gawin. Example, pag nasa opisina ka, pag full-time trabaho ka, may mga tasks na hindi mo siya gustong gawin. Dito sa freelancing, or virtual assistant, freelancing din naman siya. Ano ba yung pre-will ko na ito ba yung ideal client na ma-workout ko? Because seriously, how you will find something you didn't even know, di ba? Kailangan may ideal client ka, may target market ka. Knowing their problems, allowing to be have insight in their wants, emotion, and biggest struggle. Kasi may pag may target market ka na, may ideal client ka na, ang sa akin, ililista ko yung mga problema nila based on sa services ko. Yan, knowing the problem, kailangan alam mo yung problema ng kliyente mo. Then, ikaw yung magbibigay kasi ng value or ng solution doon sa problema nila. Kasi mostly, yung mga freelancer, nag-start lang sila sa awareness. Yung tinatawag na awareness. Pagtapos ng awareness, wala na. Kasi hindi nila alam yung problem ng client. Paano ma-work out yung mga consideration and paano makuha yung decision or yung paano mo mabigay yung services or makuha siya sa client. Kasi ngayon, more on awareness, tatayo ng profile. Pag napagod na, wala na. Nandun lang yung profile, di ba? Yan, na kailangan mong alamin ano ba yung problema na kailangan mong gawin or i-work out. What you do? Ano ba yung ginagawa mo? Ililista mo. Kailangan may list ka ng saan ako magaling. Para yung saan ka magaling, saan ako nagginagawa, pwede mong pang ma-level up yun. Like sa part namin, sa SEO kasi magaling ako sa on-page. Kasi website developer ako. It's more on-page. Eh merong client na gusto off-page. Anong gagawin ko? Siyempre, kailangan kong aralin yung off-page. Matututunan ko ba siya kung hindi ko aralin? Yun yung logic eh. Kailangan aralin ko siya. Kaya alamin mo kung ano ba yung ginagawa mo, what you do. Then paano mo siya i-level up or i-multitask na naka-align pa rin sa ginagawa mo. Para sa akin yun. Ayun, who you serve pa rin? Anong target market ko pa rin? Ideal client ko pa rin? Then how you can help them? Yung ano yun na yung services na i-work out mo.
Now, what problem does my services solve? Ano ba yung problema ang wino-workout natin para maipasok natin yung skill set na meron tayo? Then, pag may problema, siyempre dapat may solusyon. Pag may problema yung client, dapat ikaw yung solusyon or yung skill set mo. And to make simple, you can just follow this format. Ito yung format nila, Sir John Pagulayan. And yun, sumasali rin ako sa training sa mga tribe. Kanina na kay Sir Ian ako, Ian Mar. And kailangan ganun ka kasi mabilis yung trend sa technology ngayon. Kailangan sumali ka sa mga groups. Dito wala Sir John or kay Sir John, meron silang format to identify yung ideal client mo, paano yung problema, and ano yung result na pwede natin ibigay, then ano yung skill set. Ito yung format to help plumbing company in their digital or social media marketing for getting likes 1,000 lang or for getting 2,000 likes para ma-achieve nila yon eh makakuha ng sales by using social media management. Pag SEO naman, by using Google search, by using organic traffic. Dapat ito, pwede nyo rin maging slogan eh. Pwede nyo i-try, i-template ito para alam mo yung goal or targeted mo. Paano ka makibigay ng value.